Kent Bazemore mga idol, naging katatawanan ngayon ng mga NBA fans, lalo na mga Warriors fans. Matapos kasi na umalis nga sa mga idol sa offseason sa Golden State Warriors nang dahil mga idol gusto niya daw manalo ng championship at pumunta nga siya sa Lakers. Tapos ang Lakers ngayon ay wala sa playoffs, ang kanyang inalisan na team ay nasa NBA Finals, ay talaga namang pinagtawanan nitong si Bazemore mga idol sa kanyang naging maling desisyon noong nakaraang offseason. At hindi niya nga maiwasan kung hindi magsalita na rin. Sabi niya ay congrats to my homies. Congrats daw sa kanyang former team. At dagdag niya pa nga mga idol, I'm sick nga daw. Ang ibig sabihin nga niyan mga idol ay disappointed siya. Disappointed nga yata mga idol na umalis pa siya dito sa team ng Golden State. Pinagpalit niya pa yung kanyang team mga idol para nga sa team ng Lakers na hindi pumasok sa playoffs. Pero ang swerte nga ni Bazemore mga idol na ilang ibang mga Warriors fans ay sinabi, come home nga daw. Bumalik nga daw siya dito sa team ng Golden State Warriors. Pero anyways mga idol, para nga sa ating next balita ay pag-uusapan natin ang balita tungkol sa team ng Los Angeles Lakers. Sabi kasi mga idol na dream target nga daw ng Lakers itong si Buddy Hield. Kapag nga daw imu-move nila itong si Russell Westbrook, siguraduhin na nga nila mga idol na isama nila sa trade itong shooter ng Indiana Pacers. Gawan nga daw ito dapat mga idol ng front office ng Lakers ng paraan para nga magkaroon ng complementary players around kay LeBron James at kay Anthony Davis or players na swak nga ang paglalaro sa playstyle neto ni LeBron James. Kaya naman mga idol, ito ang isa sa mga very exciting na ating aabangan sa offseason. Ano bang move ang gagawin ng team ng Lakers? Ititrade na ba nila itong si Westbrook para nga sa mga pieces na kagaya na lamang ni Hield or pananatilihin nga nila itong si Russ sa kailang team? Pero anyways mga idol, para na nga sa ating next at panghuling balita ay pag-uusapan nga natin ang ginawa ng performance ni Jimmy Butler kanina nga sa matchup nila against the Boston Celtics. Game 6 mga idol, parang ginaya niya nga itong si LeBron James. Nag-ala LeBron James itong si Jimmy Butler. Dahil 10 years ago mga idol, 2012 Eastern Conference Finals, Game 6 rin mga idol, down din ng 3-2 ang team ng Miami Heat. Itong si LeBron James ay naka-force ng Game 7 matapos nga siya na mag-perform ng 45 points, 15 rebounds and 5 assists. And 10 years later mga idol, 2022 Eastern Conference Finals pa rin, Game 6 pa rin mga idol at down pa rin ang Heat ng 3-2. Ito naman si Jimmy Butler ay naka-force ng Game 7 sa kanilang bahay din. Matapos nga ng kanyang outstanding performance, 47 points, 9 rebounds and 8 assists. Kaya naman mga idol, nasabihan itong si Jimmy Butler na parang si LeBron James nga daw siya 10 years ago para sa team ng Miami Heat. Pero anyways nga mga idol, ngayon Game 7 na lang ang natitira sa laban ng Boston Celtics at ang Miami Heat. Sino ba sa tingin nyo ang mag-a-advance sa NBA Finals? Celtics ba or ang Heat? Komento nyo lamang ang inyong mga opinion. At yan ang alamang din muna para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye!